Hello Libra, tignan natin ano itong mga messages para sa'yo ngayong 4th week of May. Hello dun sa ating mga returning subscribers, maraming salamat po sa support ninyo sa pagsubaybay. At para dun sa mga bago dito, kung di po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe at pakitap na rin po yung bell icon para wala po kayong mamiss na readings. Para sa may gusto ng private personal reading, you can message me via Instagram or puntahan niyo yung Purple Teen Facebook page, guys. Doon po kayo mag-message about inquiries and bookings. Yung link at details po nakalagay sa description natin. So, kunin muna natin lucky numbers ninyo. Libra. Lucky numbers ninyo ngayon. Meron kayong 10. 10, 28, 40, 0, 19, 29. 10, 28, 40, 0, 19, 29. Yan yung mga lucky numbers para sa inyo. So, tignan na natin yung overall energy mo, Libra. Tignan natin yung overall energy mo. Overall energy mo, Libra, is patience. Dagdagan mo pa daw yung pasensya mo. No? I accept that everything happens in divine orders. Kung meron kang hinihintay, naman yung bagay na yan. Meron kang gustong tapusin. Yan yung darating yan sa divine order, sa divine timing. No? So, habaan mo lang yung pasensya mo, Libra. Mukhang kakailanganin mo yan ngayong 4th week of May. Kumbaga, yung patience mo will pay off, Libra. Huwag ka mag-alala. Wala namang bagay na napuput in vain. Basta tayo ay buo yung puso natin sa ginagawa natin, no? O, meron ka main female. Ikaw yan, Libra. No? Talaga, ikaw ito. Tinutukoy dyan. Kailangan mo talaga yung patience na yan. At mukhang may proseso kang pinagdadaanan dito. Mukhang legal, no? Kung ito man ay hearing, decision na iniintay mo pagbaba sa korte. No? Anything, baka yung iba sa inyo, you are experiencing mga literal na trial. Kasi pwedeng symbolic, pwedeng literal na trial, no? It's either may mga kaso, hearing, annulment, divorce, anything, may kinalaman sa paglilites, sa desisyon ng korte, or anything, kahit naman hindi about court, yung mga bagay ba na kailangan pag-usapan ng bawat partido, no? So, yun, pwedeng literal na may trial dito, or symbolic na trial, kung meron mang ikaw trial na pinagdadaanan sa buhay mo ngayon, Libra. Yung iba dito, mukhang makakailangan kayo ng ng lawyer. Journey. So, meron ka nga talagang pinagdadaanan, Libra. Ayan, may journey. Ito yung symbolic na journey. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, Libra, tandaan mo na your patience will pay off, no? Siguro, maring hindi mo nakikita pa lahat-lahat ng resulta or wala ka nakikita pang magandang resulta sa ngayon. Pero, asahan mo na wala namang patience na hindi nare-reward. No, kumbaga lahat nung pinaghihirapan natin, yan ay may babalik sa atin yung reward niyan. Basta, di ba, gaya nga sinabi ko kanina, basta buo yung puso mo dyan, Libra. Wala kang dapat ipag-alala. Na lang, kailangan mo lang habaan yung pasensya mo. So, may journey yung iba literal dito. Pwedeng travel talaga, no? Baka naman meron kayong pupuntahan. No, biyahe. Bakasyon man yan or hindi, business related man po yan or hindi. Natignan naman natin pagdating sa iyong love life, Libra, ngayong 4th week of May. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Wow. So, ang ganda. Siguro mafe-feel mo na swak na swak kayo ng person mo, Libra. And then, enjoy mo yung company ng person mo. Kasi sinasabi dito, maganda daw yung chemistry ninyo eh. So, pwedeng magkasundo kayo or nagkakaintindihan kayo, no?
maganda yung union ninyo. O, yan, butterfly. Relationship evolving in the next phase. Healing the inner child growth. So, yan. Bago siguro ma-feel itong pagbabago, Libra, kailangan muna mag-heal yung inner child within you or dito sa person mo. So, pwede guys, magkapalit yung energy. Energy ni person mo, energy mo para sa mga bago dito. No, kailangan muna mag-heal yung inner child mo, yung inner child nitong person na to. No? Pero yun, makikita mo yung mga changes dyan. Kailangan mo din ng patience dito, Libra. Mag-evolve naman daw itong relationship ninyo into next phase. No? Kasama mo na may pagbabago dyan, may growth. Tingnan pa natin yung tarot cards mo. Water sign energy, Libra, baka may makadeal ka, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow! So, dalawa ito, isang knight at saka isang queen. Baka may makadeal ka, male, female man yan. No? Yung iba dito, nagiging very emotional kayo and may tendency kayo na back and forth. So, iba yung relationship ninyo dito is back and forth, ulong-sulong, sala sa lamig, sala sa init. Parang hindi mo intindihan. One time, okay kayo, tapos biglang hindi. No? So, hindi ko alam kung ito ba ay dahil bugso lang ng mga emotions ninyo or pabago-bago yung isip ninyo or talagang unstable tong partner nyo. So, may tendency dito na maging very emotional ka about something, Libra. No? At baka ma-hurt yung feelings mo. Kasi pinapahalagan mo to eh. Pinapahalagan mo to. Pero itong person mo, hindi ko alam kung pinahahalagahan niya ba to. So, pwedeng yung mahalaga sa'yo is para sa kanya hindi ganun kahalaga. So, hindi ko alam kung hindi kayo nag-meet. No? Pero mukhang may mag-o-offer sa'yo ng ibang dito, Libra. May ibang person na mag-o-offer sa'yo, which is yung water sign nga. Kung meron mang water sign dyan, paparating sa'yo, no? Pwede. O, yung iba dito, nagkikling pa rin kayo. Yung iba, meron kayong hindi ma-let go, no? Pwedeng material. Yung iba dito, siguro masyado kayong materialistic or hindi nyo ma-let go itong bagay na to. Mapamaterial man to or hindi. No? So, parang hirap kayong i-let go kasi nga pinaghirapan nyo to. No? So, hindi nyo basta-basta ito i-give up, hindi nyo to basta-basta ipapamigay kasi pinaghirapan nyo yan. Okay? So, tinatry mo yung best mo, Libra, na pag-work yung mga bagay-bagay. Ayan. So, nagmumultitask ka, pero parang hindi pa rin enough yung ginagawa mo. So, hindi ko alam kung ikaw ba yung nakakaramdam niyan sa sarili mo. Or yung paningin ng ibang tao sa'yo na parang sobrang busy mo, tinatry mong magampanan lahat yung dapat mong gawin. Pero mahirap talaga. Pero positive ka eh na tinatry mo pa rin gawin eh. Okay? So ito, nakita mo, juggling time, no? Yung mga responsibilities, kung ano man itong mga pinipilit mong magawa at the same time, Libra. So, huwag ka rin masyado maging hard sa sarili mo, no? Libra, kasi baka mamaya biniblame mo rin yung sarili mo na hindi mo magampanan lahat na sabay. Hindi naman talaga natin kayang gawin lahat, eh. Sabay-sabay, Libra. O, yung iba, ewan ko, nagagawa nila, sobrang galing nila. Pero hindi kasi pare-pareho naman yung mga kakayahan ng mga tao. No, yung iba, iba yung kapalaran nila sa kapalaran, no.
So, yun lang, Libra. Minsan, isipin mo rin yung sarili mo. Isipin mo yung mental health mo, emotional health mo, no? Physical health mo. Kasi hindi talaga lahat ng bagay kaya nating saluhin or gawin lahat-lahat para lang ma-please yung iba. So, gawin mo yung dapat mong gawin, Libra. Yun yun. Siguro, focus ka dun sa mga goal mo, pero huwag kang masyadong, huwag kang maging hard sa sarili mo. Yan. Oh. Disappointed ka rito. At anytime, siguro, iniisip mo, mag-move forward ka na lang. No? Kasi nafe-feel mo na parang hindi na kailangan yung presence mo dito eh. So, ayan o. Parang nare-realize mo na to sa sarili mo na kahit na anong gawin mo, hindi mo na siguro mababago yung mga bagay-bagay dyan. No? At kahit siguro masakit para sa'yo, kailangan mo na mag-move on, mag-move forward para naman sa sarili mo din. So, yun napagtanto mo dito, Libra. No? So, mas nag-ano ka dito eh. Mas nauunawaan mo na ngayon yung dapat mong gawin. No? So, tignan na natin. Iba sa inyo dito, nag-explore kayo ng opportunity sa ibang lugar. No? Kung saan kayo ay mas mapapabuti, kung saan kayo ay may growth, may expansion, may improvement, no? So, kung saan mas magiging happy kayo at saka mas magiging fulfilled. So, tignan na natin yung closing message or advice para sa iyo ng angels mo. So, kung meron mang milagro, Libra, may tutulong sa'yo, mukhang meron, isang tao na light colored yung buhok niya. Pwedeng mauban, pwedeng blonde, no? So, ito yung, closing message para sa Libra or advice ng angels mo. Perfect timing, o diba? So, lahat ng bagay may perfect timing, Libra. Hindi natin maikakaila, no, na kahit na ipilit natin yung isang bagay kung talagang hindi pa panahon. 'Di ba? Hintayin na lang natin yung perfect timing. Okay, so yun yung mga messages na nakuha ko para sa Libra ngayong 4th week of May. Thank you so much for being here. Don't forget to comment, like, and share. Syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe at pakitap na rin yung bell icon. Take care, Libra, and I will see you on our next reading.